Last episode, marrying my billionaire boss. Hinarap ni Diane ang kanyang anak. Doon ka muna sa kwarto, Ken. Mag-uusap lang kami ni... ng lalaking to. Okay. Bumaba na si Kenji mula sa pagkakakandong sa ama. Daddy, play ulit tayo mamaya, ha? Gusto ko yung new car ko. Sure, anak. After dinner, okay? Binalingan siya ni Raymond nang makaalis ang bata. Ang lalaking to talaga. Sa harap ng anak natin? Nakataas kilay na sabi nito. Naglalaro ang isang amused na ngiti sa mga labi ni Raymond. Anong ginagawa mo rito? Formal na tanong ni Diane. Akala ko ba nasa States ka at may sarili ng buhay doon? Hindi pa rin bumababa ang kilay nito. Nandito ang anak ko, Diane. Karapatan ko rin makita siya at makasama. Biglang may kabang bumundol sa dibdib niya. Makasama? Some of her anxiety must have shown on her face dahil pumalatak ito. I'm not going to attempt to wrest him from your maternal arms if that's what's worrying you. But Kenji is my child. Gusto ko lang ipaalala sa'yo sa malabong memorya mo. Anong gusto mong mangyari ngayon? 3 taon na si Kenji. Hindi ko man lang siya nakasama kahit isang araw sa buhay niya. That's why I decided na mamalagi muna ng ilang araw dito sa Virac or perhaps a few weeks para makasama ko naman siya ng matagal. Pero paano trabaho mo sa States? Hindi talaga siya komportable sa ideyang mamamalagi ang asawa sa Virac sa loob ng ilang araw or worse, ilang linggo. I'll deal with that myself, Diane. Magsasalita pa sana siya nang may kumatok sa pinto. Napatingin si Raymond sa kanya. Tumayo siya at lumapit sa pinto. Si Aquino ang napagbuksan niya. Aquino! Nabura ang ngiti sa gwapong mukha nito nang makita si Raymond na kampanting nakaupo sa sala. Pasok ka! Untag niya rito. Habang papalapit sa sala ay nanaig ang tensyon sa pagitan nilang tatlo. Aquino! Siya si Raymond. Umiling si Raymond. Nagkakilala na kami sa Isola kahapon pa, Diane. Pero ngayon lang siguro malalaman ni Aquino na ako ang asawa mo. Naramdaman ni Diane ang pagkagulat ni Aquino. Umasim ang mukha nito ng balingan si Raymond. So, ikaw pa lang ang estranged husband ni Diane. I suppose you're here to discuss the annulment? Sa narinig ay biglang napamaang si Diane. Annulment? Bakit nga ba hindi sumagi yun sa isip niya kanina? Maaaring tungkol sa annulment ng kasal nila ang dahilan kung bakit naroon si Raymond ngayon. Actually, napag-usapan na namin ni Diane ang binabalak niyang pagpapa-annul sa kasal niyo. Nag-offer na ako ng anumang tulong na pwede kong i-extend sa kanya para sa pagpaprocess nun. Taas noong saad ni Aquino. May kaibigan akong abogado na hahawak sa kaso. Hindi ako naririto para pag-usapan ang annulment na sinasabi mo, Mr. Pascual. Seryoso na wika ni Raymond. Kumunot ang noon nito. And what makes you think we're discussing about annulment? We could be contemplating a reconciliation. Halatang nagulat si Aquino ron. Inapuhap nito ang kanyang paningin. Puno ng katanungan ang mga mata nito. Huminga ng malalim si Diane. Mabuti pa siguro, mag-usap na lang tayo bukas ng umaga sa Isola, Aquino. Sabi na lang niya. Halatang napilitan lang ito ng tumango. Okay, see you tomorrow. Iniatid niya ang binata hanggang sa labas ng pinto. Pagbalik niya sa sala ay pinamewangan niya si Raymond. Ano bang pinagsasasabi mo kay Aquino? Ano rin bang pinagsasasabi niya sa akin? Pabalang nabalik na wika ng asawa sa kanya. Wala naman ako masamang sinasabi sa kanya. Ano bang pinagpuputok ng butsinin yung dalawa? Yung sinabi ko na we might be considering a reconciliation? Pinaningkitan niya ito ng mga mata. His powerful shoulders shrugged. Ano bang masama ron? Sabi nito, saka matagal na napatitig sa kanya. Sabihin mo nga sa akin, nagbabalak ka ba talagang ipa-annul ang kasal natin? Sa halip na tumugon ay ibinalik ni Diane rito ang tanong. Ikaw, yun ba ang balak mo kaya ka pumunta rito? Pumalatak ito. You know well if I was, you'd be the first person to know about it at kung hindi sino-sino pa ang makakaalam na iba. Parungit nito. The only reason I can think of kung gusto kong ipa-annul ang kasal natin ay para mag-asawang muli. And that doesn't apply because I'm quite happy with my present status. Ang sabihin mo, it gives you freedom to have affairs without giving any commitment. Naka-ismid na komento niya. It gives you exactly the same freedom. Sagot nito. Sabi ni Kenji, madalas na nandito si Aquino. Ano bang relasyon meron kayo ng lalaking yon, Diane? Hindi ko kailangang sagutin yan. My relationship with Aquino has nothing to do with you. Ngumisi si Raymond.
No? Aren't you forgetting something? Hinawakan nito ang kamay niya upang tingnan ang wedding ring na suot pa rin niya. You're still my wife. Mabilis na binawi niya ang kanyang kamay. Hindi ko matanggal ang singsing dahil lumaki ang daliri ko at tumawa lamang ang kanyang asawa. Yeah, try to tell me na hanggang ngayon ay ako pa rin ang nandyan sa puso mo. Nanunod yung sabi nito. You wish! Kinabig siya ni Raymond sa bewang and drew her closer to him. Yes, Mrs. Bautista. Bulong nito. Raymond, ano ba? Bitawan mo nga ako! Impit na saway niya rito sa pangambang maiskandalo ang kanyang ina sa kusina. Ayaw niyang biglang mapasilip ito at makitang nakayapos si Raymond sa kanya. Later, I need to give you something first. Bago pa man siya nakahuma ay umuko na ito at inilapit ang muka sa kanyang muka. Then his mouth found hers before she could move away. The warm, intimate pressure of it seemed to transport her to another world. Otomatikong nanlambot ang mga tuhod ni Diane. Ilang sandali lang siyang nag-alinlangan. Gaano na ba katagal na pinanabikan niyang matikman muli ang halik ng kanyang asawa? Hindi na niya pinigilan ang kanyang sarili. Ibinuka niya ang kanyang bibig at tinanggap ang mainit na halik nito. Maya-maya lang ay naramdaman niya ang isang kamay nito na humagod sa likod niya. She shuddered in delicious response. She felt doomed afterwards. Dear God, mahal na mahal ko pa rin siya. Daddy? Ang tinig ni Kenji ang umuntag sa kanilang dalawa. Marahas na itinulak niya ang katawan ni Raymond palayo sa kanya. Istorbo ang anak kong to. Mahinang sambit ni Raymond pero nakangiti naman nang harapin ang kanilang anak. Yes, son? Love mo si mommy, daddy? Lumawak ang ngiti ni Raymond habang napasinghap naman si Diane. Abay, syempre naman anak. Mahal na mahal ko kayo ni mommy. Nakangiti na wika ng asawa. Magpapalit lang ako ng damit. Mataktik ang paalam ni Diane at saka nagmamadali ng pumasok sa kwarto. Pagharap niya sa salamin ay pinagalitan niya ang sarili. Walang halong katotohanan ang sinabi ni Raymond kay Kenji. Kaya huwag kang matens dyan. Huwag kang umasa. Huwag kang padala sa mga sinasabi ng lalaking yun, Diane. Matuto ka na. Wika pa niya sa sarili. Sa harap ng hapag ay tahimik at nakikiramdam si Diane sa mga kasalo. Nakikita niya ang saya sa mukha ni Kenji habang katabi ang ama sa pagkain. Kung dati-rati ay pahirapan sila ng kanyang ina sa pagpapakain sa anak, ngayon ay kapuna-puna ang kakaibang gana nito. Yun ay dahil ang ama nito ang nagsusubo rito. Pagkatapos nilang maghapunan, sinamahan ni Raymond ang anak sa banyo. Ito na ang nagboluntaryong mag-asiste sa pagsha-shower at pagtututbrush ng bata. Para naman makaiwas dito ay kinausap ni Diane ang kanyang ina. Kayo na muna bahala kay Kenji, inay. Matutulog na ako. Nakakaunawang tumango ang kanyang ina. Kinausap niya ito ng masinsinan kanina tungkol sa pagbubuyo nito sa kanilang dalawa ni Raymond. Ipinarealize niya sa ina ang nararamdaman niya nang isuggest niya rito na bakit hindi kaya nito subukang makisama uli sa kanyang ama. Nang mga sumunod na araw, ay parang naging anino niya si Raymond sa Isola. Tila sinasadya nito na palaging nakasunod sa kanya. Ang isang linggong pamamalagi nito sa resort ay na-extend ng isa pang linggo. Panay ang ismi di Miss Blossom sa'yo, Diane! Natatawang po na ni Jeline ng araw na yun. Pansin mo ba? Yaan mo siya? Baka napahiya ng malamang estranged husband ko pala ang object of attention niya ngayon. Obvious naman, no? Sa simula pa lang, lakas tama na siya kay Mr. Bautista. Ay, kawawang magkapatid yun. Napapansin ko rin na iwas si Sir Aquino sa ex-husband mo. Umiiwas siya kapag nakikita si Mr. Bautista. Isa yun sa nagustuhan niyang ugali ni Aquino. Ayaw marahil nitong magkaroon ng kaaway kaya hindi na nito pinatulan ang angas ni Raymond rito. He kept his distance. Total, hindi naman magtatagal sa virak si Raymond. Baka tanggap na ni Sir na hindi kanya maaagaw kay Mr. Bautista, Diane. Langya ka, mare, ang haba ng hair mo! Umingos lang si Diane. Ano bang pinagsasasabi mo? Nararamdaman siguro ni Sir na hanggang ngayon ay si Mr. Bautista pa rin ang nasa puso mo, Diane. At huwag kang mag-deny, halatang halata ka kaya. Nagbablash ka sa tuwing nasa malapit si Mr. Bautista, no? Bumungis-ngis ito pagkasabi nun. Sayang si Sir Aquino, ha? Pero mukhang big catch din naman ang asawa mo eh. Bakit mo ba pinakawalan? Ay nako, mahabang kwento. Magtrabaho na tayo at baka masisanti tayo sa pagchichismisan dito. Mag-CR muna ako para pwede nang walang tayuan. Marami akong aasikasuin sa opisina. Pagpasok ni Diane sa CR ay tumunog ang cellphone niya. Si Carla ang caller. Kumusta ang development ninyo ni Aquino? Malabo,
sagot niya. Saka lang niya na-realize na sa labis na pagiging abala at stress sa presensya ni Raymond lately, ay hindi na niya nakaka-text man lang ang kaibigan niya. Hindi ko na-i-chika sa'yo. Nandito sa Katanduanes si Raymond. Ha? Shock na reaction ni Carla. Ah, magkwento ka naman, friend! At nagkwento nga siya. Nag-express ito ng kagalakan pagkatapos. Okay yan! Wish ko talaga na magkabalikan kayo, Dayan. Umikot ang mga mata niya. Ano ba yan? Napakalambing mo naman yata, kapatid. Tumawa ito. Eh, alang-alang sa inaanak ko, Mari. Sabi nito. Pero serious, kung may pag-asa rin lang na magkabalikan kayo ni Raymond, bakit hindi? Iba kung sa piling ng tunay niyang ama si Kenji. Napailing na lang siya. Pareho kayo ni inay ng laging sinasabi, pati si Tita Joyce. Anong sinasagot mo sa kanila? Hindi ako nagkukomento, pero natutuwa ako dahil laging masigla si Kenji mula nang dumating ang ama niya. Halos buong maghapon silang magkasama. Madalas na sa amin nag-aapunan si Raymond. Wow! Talaga? Si Kenji ang atribidong nag-iimbita sa kanya, saka si inay. Mahihimatay ako sa tensyon sa maglolang yun eh. Pumalatak pa si Dayan. Lalong nagiging close sa isa't isa ang mag-ama. Natatakot ako kapag dumating na ang panahon na mawawala na si Raymond sa buhay namin. Baka mahirapan si Kenji na mag-adjust. Ay nako, nasa'yo ang kasagutan dyan, Dayan. Mrs. Bautista ka pa rin. Naniniwala akong nasa pa siya mo ang kahihinatnan ninyong mag-anak. Good luck na lang sa'yo, Mare. Basta kahit ano ang mangyari, nasa likod mo ako, nakasuporta sa'yo. Pero sana, bago ka magpasya, pag-isipan mo muna ng mabuti. Sundin mo kung anong sinisigaw ng puso mo. Seryoso na wika pa ng kanyang kaibigan. Napakagatlabi lang si Dayan. Sa halip na makagaan, lalo pang nakabigat sa dibdib niya ang pag-uusap nilang yun ni Carla. Lalo tuloy siyang nalito. Nagulat siya nang makita ang isang dosenang red roses na hawak ni Jeline pagbalik niya sa booth. Ngising-ngisi ang kaibigan niya. Para sa'yo, Mrs. Bautista! Sabi nito. Galing kay Mr. Husband! Haba ng hair, girl! Napailing siya at kinuha na lang ang tarhetang nakaipit sa bukay. Nag-construct ang puso niya nang makilala ang sulat kamay ron. For Mrs. Dayan Bautista, from her husband. Napasandal si Dayan sa backrest ng silya pagkaupo niya. Wala sa loob na napahaplos siya sa petals ng mga bulaklak. Maya-maya ay bumuntong hininga siya at inilapag ang bouquet sa mesa. Ilagay mo na lang sa flower vase mo ito, Jeline. Sabi niya. Ha? Huh? Abay bakit naman? Hindi mo ba iuwi ang mga yan? Hindi. Umiling na sabi niya. Sa'yo na lang. Alam kong mahilig ka sa roses. Ayaw niyang makita ni Raymond mamaya na bit-bit niya ang mga bulaklak na yun. Nung pauwi na siya ay nakita niyang nakaabang nga si Raymond sa kanya sa lobby. Natanggap mo ba ang mga bulaklak, Dayan? Oo. Alam kong nagustuhan mo ang mga yun. Paborito mo ang roses, di ba? Ibinigay ko kay Jeline. Mas paborito niya ang roses. Thanks for telling me. Bukas sa kanya ko na idediretso. Napapailing na sabi nito. Sumeryoso ito pagkatapos. We need to talk, Dayan. Dahil pagod sa trabaho, hindi na siya nakipag-argumento pa. Pinagbigyan na lang niya ang asawa. Iginiya siya nito patungo sa sasakyan nito. Humantong sila sa isang restaurant na medyo malayo sa Isola. What would you like to eat? Busog ako. Okay, kape na lang. Sinenyasan nito ang naghihintay na waiter at saka nag-order ng brewed coffee. Hanggang sa maisilbi ang kape nila ay nananatiling tahimik sila pareho. Si Raymond ang bumasag ng katahimikan. May ipapakiusap sana ako sa'yo? Nagtaas siya ng isang kilay at hinintay na magpatuloy ito. Gusto ko sanang huminto ka na sa pagtatrabaho sa Isola, Dayan. Sumama ka na lang sa akin pauwi sa Quezon. Ikaw, ang inay mo at si Kenji. Napakunot noo si Dayan. Bakit ko naman gagawin yun? Magsama tayong muli. Doon na lang tayo sa Tayabas. Magtatayo na lang ako ng business sa bayan o kaya tutulong na lang ako kay Papa sa pag-aasikaso ng form. Retired na siya sa pag-abroad. Gusto niyang sa form na lang magtrabaho. Umiling siya. Sorry, pero yan ang pinakahuling gusto kong gawin sa puntong to. Masaya na ako sa buhay naming mag-ina rito sa Virac. Bumuga ito ng hangin. Please, Dayan. Para makasama naman ni Mama si Kenji habang medyo malakas pa siya. Unti-unti nang bumabagsak ang katawan niya. Ilang beses na niyang hiniling sa akin na makita ang kaisa-isang apo niya bago siya. Hindi nito maituloy ang sinasabi. He looked away and sighed. Yun lang ba ang sasabihin mo? Dayan, alam kong hindi matigas ang puso mo. Patawarin mo na si Mama.
pinagsisihan na niya ng sobra ang ginawa niyang kasalanan sa atin noon. Napailing siya. Sa ngayon, wala akong makukuhang kasagutan mula sa akin tungkol dyan, Raymond. Pasensya na. I understand. Hindi naman kita minamadali. Ipinaalam ko lang sa'yo para malinawan ka sa tunay na pakay ko sa inyo rito sa Virac. Hindi na nila naubos ang kape. Tinanguan niya ito at niyaya na. Ihatid mo na ako. Tumango ito at sininyasan ang nakabantay na waiter. Pagkatapos magbayad ay iginiya siya nito sa parking lot at nagmaneho na pauwi sa bahay nila. Pagkakita ni Kenji sa kanila ay dinaluhong nito ng yakap ang ama. Kinarga naman ito ni Raymond. Daddy! Sabay ulit tayo eat ha! Tapos watch tayo ng Mr. Bean! Sure anak. Hindi na nakapagreklamo si Diane nang hindi na nga umalis si Raymond pagkahatid sa kanya. Inabala na lang niya ang sarili sa pagtitiklop ng mga tuyong damit sa loob ng silid. Bandang 7:30 ay dumating naman si Aquino. Dahil nasa sala ng mga sandaling yon sina Kenji at Raymond, napansin niya ang pagbabago ng timpla ng asawa nang harapin niya ang kinakapatid, lalo na nang imbitahin siya ng huli na sa labas mag-dinner. Sige, matagal-tagal na rin nga tayong hindi nakakalabas, nakangiting sagot ni Diane. Tatanggi sana siya kung hindi lang niya nakita na tila seryosong seryoso ito. Alam niyang may mahalaga silang pag-uusapan nito. Sandali lang at magbibihis ako. Binalingan niya si Raymond bago bumalik sa silid. Ikaw na muna ang bahala kay Kenji ha. Salamat. Para maiba naman ang ambience, sa isang seafood restaurant siya dinala ni Aquino. Nauumay na raw ito sa pagkain sa loob ng isola. Pagkatapos nilang kumain, nagbukas ito ng isang seryosong usapan. Tell me the truth, Diane. Mahal mo pa rin si Raymond, di ba? Nagulat siya sa kaprangkahan ng binata. Matagal bago siya nakaimik. Kapag kwan ay napailing siya. Wala nang point na itanggi pa ang tungkol doon. Oo, Aquino. Pumuntong hininga siya. Kahit kailan siguro ay hindi siya nawaglit sa puso ko. Siya pa rin ang mahal ko. Ngumiti ito ng mapakla. Tama ang sabi nila. Pag unang minahal, talagang hindi na makakalimutan pa. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Si Aquino ang bumasag noon. Ibig sabihin ba ay malaki ang posibilidad na magkabalikan kayo? Napahinga uli siya ng malalim. Hindi ko alam. Bakit di mo alam? Hindi ko alam kung handa na akong makisama uli sa kanya. Ang gusto niya sa Quezon kami tumira. Ibig sabihin, makakasama ko ang mama niya. Hindi ko alam kung handa na akong harapin uli si Mrs. Elsa Bautista pagkatapos ang ginawa niya sa akin noon. Hinagilap ng lalaki ang kamay niya at saka pinisil yun. Siguro'y panahon na para matutuhan mong patawarin ang mga may kasalanan sa'yo, Diane. To err is human, so forgive is divine. Alam ko madaling sabihin pero mahirap gawin. But you can try. Aaminin kong masakit sa akin ang nakikita kong pagpupursige ni Raymond na balikan ka. Nahalata ko sa kanya na mahal ka pa rin niya hanggang ngayon. Napailing siya. Yes, Diane. Ayaw mo lang imulat ang mga mata mo. Mahal ka ni Raymond at kitang-kita ko yon sa mga mata niya. Ngumiti ito. Halos saktan niya na nga ako sa tingin eh. Kung nakakasawi lang ang tingin, piyadong noong isang linggo pa ako nailibing. Ikaw talaga! Napapailing na sabi niya. Halatang nagsiselo siya sa akin, Diane. Mahal ka pa rin niya. Dahil mahalaga ka sa akin, kayong dalawa ni Kenji, gusto ko pa rin makitang buo ang pamilya ninyo. Kailangan din ni Kenji na makasama ang tunay niyang ama. I'll skip the attempts at an Oscar. Didiretsyahin ko na. I'm giving you up, Diane. But we can still be friends, can't we? Biglang humulagpos ang mga luha ni Diane. Napakabuti mo talaga, Aquino. Nginitian siya nito. Dahil mabuti ka rin, Diane. Sa isang sulok ng restaurant, hindi nila pansin ang isang babae na nakasuot ng sombrero at halatang kinukubli ang mukhang puno ng galit habang nakatingin sa kanilang dalawa. Nakahabol ang tingin nito hanggang sa tuluyan silang lumabas ng restaurant. Inihatid si Diane ni Aquino sa bahay. Hindi na niya ito pinababa ng kotse. Pagkatapos niyang magpasalamat ay umubis na siya ng sasakyan. Hinintay muna niyang makalayo ang kotse nito bago hinagilap ang susi sa loob ng kanyang bag. Akmang bubuksan niya ang gate ng may humintong lumang kotse sa tapat niya. Dahilan upang mapahinto siya sa ginagawa. Hinintay niyang makaibis ang lola noon. Isang babaeng matangkad at nakasuot ng baggy jeans, sweatshirt at baseball cap. Papalapit ito sa kanya. Ikaw ba ang kaagaw ko kay Aquino? Walang babalang sabi nito sa galit na tinig. Napanganga siya. Sino ka? Hindi nito pinansin ang tanong niya. Layuan mo si Aquino dahil akin siya! Pasik na sabi nito. Tuluyang nagsalubong ang mga kilay niya. Sino ka ba?
na bigla na lang susulpot sa harap ko at magdedeman na liuan ko si Aquino. Aba, mataray ka rin pala ha? Gusto mo yatang makatikim nito? Bago pa niya naramdaman ang panganib na hatid ng babae, isang malakas na suntok na ang dumapo sa kanyang muka. Pakiramdam niya ay nakakita siya ng estrella sa matinding sakit at shock. Sa lakas ng impact ng pagkakasuntok nito sa kanyang muka, nawalan siya ng balanse at napasubsob sa kasada. Bago pa siya makasigaw ay inulan na siya ng tadyak nito. Bago nagmamadaling sumakay na ito sa kotse at pinaharurot yon palayo. Hindi nagtagal ay may narinig siyang sigaw mula sa isang kapitbahay na papalapit sa kinasadlakan niya. Bago pa siya nito nasaklulohan, nawala na siya ng malay. Nang magkamalay si Dayan, nakahiga na siya sa kama sa loob ng kanyang silid. Tahimik ang buong paligid. Hindi niya alam kung anong oras na. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng silid. Nakita niya pumasok si Raymond na may hawak na tasa. Mabilis siyang napabangon pero napabalik siya sa kama nang maramdaman ng kirot sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Huwag ka munang bumangon, saway nito sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Lumapit ito sa kanya at saka naupo sa gilid ng kama. Binabantayan ka. Tulog na si Kenji sa silid ni inay. Sabi nito bago nakangiwing napatitig sa kanyang muka. Does it hurt? Sakalang niya naalala ang nangyari sa kanya. Napakagatlabi siya para pigilan ang pag-iyak. Sinong babaeng yun na gumawa sa akin noon? Sa halip na tumugon ay niyakap siya nito. Shh, don't cry. At makakasama pa lalo sa iyo yan. Nahuli na ang taong may kagagawan nito. Nahuli na si Karen, yung ex ni Aquino. Nakakulong na siya. Kagabi rin ay nadakip siya ng mga pulis. Napamaang siya. Si Karen yun? Oo. Kapag maayos na ang lagay mo, pupunta tayo sa presinto para formal na magsampa ng demanda. Yun din ang napagkasunduan namin ni Aquino kagabi nang puntahan kanya rito na wala pa ring malay. Kagabi? You mean? Napakunot-noo siya. Anong oras na ba? It's almost 4 in the morning. Galing na ang doktor dito kagabi, mga alas 11. Ginamot na ang sugat mo at pinainom ka ng sedative para makatulog ka. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Masakit pa rin ang katawan ko, pati ang mukha ko. Hinaplos nito ang kanyang namamagang pisngi. Maya-maya ay dahan-dahang yumuko ito. This should make you feel a bit better. Bulong nito. Bago pa siya nakatugon ay bumaba na ang mukha nito sa mukha niya at hinalikan ang kanyang pasaroon. Raymond! Shhh! Itinuloy nito ang paghalik hanggang sugumapang ang mga labi nito sa kanyang bibig. Nag-init ang pakiramdam niya sa ginawa nito. Nang humulagpos ang self-control niya, ay nagpakawala siya ng buntong hininga at yumapos na sa batok ng kanyang asawa. Napaungol ito sa ginawa niya at saka bumaba ang mga labi nito. Parang nilalamon ng apoy ang bawat bahagi ng kanyang katawang nadadapuan ng palad nito. Nakapikit siya. She was in his arms, where she had longed to be so often in the long years they had been apart. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha sa matinding emosyon. Maya-maya ay inilayo ni Raymond ang mukha nito sa kanya upang matitigan siya. I want to love you right now, but you're weak as a kitten. Ayokong samantalihin ang kahinaan mo. Maghihintay ako, asawa ko. Kinudlit nito ang tungki ng ilong niya at saka niyakap siya ng mahigpit. Tinugon naman ni Dayan ang yakap nito. Matagal silang nanatili sa ganong posisyon hanggang sa maramdaman niya ang paghalik nito sa kanyang noo. Now, get back to sleep. Magpahinga ka pa. Eh ikaw, parang gusto niyang maglambitin sa batok nito. Ayaw niyang matulog kahit antok at pata pa rin ang pakiramdam niya dahil baka iwan siya ng asawa. Hindi kita iiwan, dito lang ako. Pwede ba akong mahiga rito sa tabi mo? I'll behave, promise. Ngumiti siya at saka bahagyang umisod upang bigyan ito ng espasyo. Nang makahiga ito sa tabi niya ay muli siyang niyakap nito at hinaplos-saplos ang kanyang likod. Napangiti siya at hindi nagtagal ay tuluyan na siyang nakatulog. Pasado alas 9 na ng umaga nang muling magising si Dayan. Nabungaran niya si Raymond na nakaupo sa gilid ng kama at nakatunghay sa kanya. Good morning! Nakangiting bati nito. Napangiti rin siya. Morning! Tumayo ito. Alam kong gutom ka na. Diyan ka lang at kukunin ko ang almusal mo. Kanina pa nakaluto si inay. Sabi nito at saka lumabas ng silid. Pagbalik nito ay may dala na itong tray ng pagkain. Breakfast in bed. Wow! Sambit niya nang makita ang laman ng tray. Top silog! Sarap! Tiningnan ni Diana ang asawa niya, nang ngiting-ngiti, habang nakabantay sa kanya. Eh ikaw,
Sabay kaming kumain ni Kenji kanina. Nasa labas siya, katulong ni inay sa pagdidilig ng mga alaman. Ngumiti siya ng matipid. Salamat, Raymond. I love you. Sambit ng utak niya. Anong salamat? Obligasyon ko yan. I'm just too glad nandito ako when this happened to you. I had this chance to take care of you. Ngumiti lang siya at hindi na sumagot pa. Pakiramdam niya, pipiyok siya kapag nagtangka siyang magsalita. Pagkatapos niya mag-almusal ay inalalayan siya ng kanyang asawa sa pagpunta sa banyo. Naghilamos siya at nagsipilyo saka nagpalit ng damit. Nakabang ito pagbalik niya sa kama. Nang mahiga siyang muli, tumabi uli ito sa kanya. Naantok ako, pwede ba akong umidlip sandali? Oo naman, sagot niya. Alam kong puyat ka sa pagbabantay sa akin kagabi. Maraming salamat ulit. Napailing ito. Isa pang salamat dyan, jombag ka na. Sabi nito sabay tapa sa kama. Ibinuro nito ang muka sa unan. Eksakto naman pumasok si Kenji sa loob ng silid at saka dali-daling sumampa sa kama. Hindi pa nagkasya ron, pumuesto pa ito sa likod ng ama. Daddy! Dito ko na sleep sa kama ni Mommy? Parang namamanghang tanong ng kanilang anak. Napangisi si Raymond. Kung gusto ng Mommy mo, okay lang sa akin. She only has to ask me. Tugon nito, his mouth curling in amusement. Si Diane naman ang hinarap ng kanilang anak. Mommy? Anito na tila hinihingi ang opinion niya tungkol sa bagay na yun. Naumid ang dila niya at hindi malaman ang itutugon, kaya binalingan na lang nitong muli ang ama. Daddy, pag dito ka na lang lagi, hindi naiiyak si Mommy. Napamaang si Diane sa kadaldalan ng kanilang anak. Hindi niya alam na naririnig pala siya ni Kenji kapag umiiyak siya sa kalaliman ng gabi. Sometimes she wasn't even aware of it herself. Until she woke up with tears on her face. Gusto niyang kontrahin ang sinabi ng kanilang anak. Pero hindi na niya nagawa yon dahil nagsalita na si Raymond. Anak, doon ka muna kay Lola sa kitchen, okay? Mag-uusap lang kami ni Mommy. Yes, Daddy! Bumaba na mula sa likod ni Raymond ang kanilang anak at saka parang trumpong lumabas ng silid. Nang makaalis ang kanilang anak ay saka siya hinarap ng kanyang asawa. Totoo ba sinabi ni Kenji? Do you cry at night? Of course not! Tanggi niya. Sumimangot pa. Malikot lang ang imahinasyon ng batang yun. Alam mo na, kakapanood nila ni Inay at Tito Joyce ng drama sa TV. Kinabig siya ni Raymond at mabilis na niyakap. Pinakatitigan siya nito sa mga mata na tila binabasa ang nakasulat sa kaluluwa niya. Hanggang sa hindi na niya nakayanan ang pakikipagtitigan dito. Napakurap-kurap siya. Parang maluluha pa ang pasaway ng mga mata niya. Nagsisiga yata sa garden si Tito Joyce. Natatawang sabi ni Raymond habang pinapahid ang mga luha niya gamit ang mga daliri nito. Smoke gets in your eyes. Umingos siya. Hindi ako umiiyak kung yan ang ibig mo sabihin. Walang nakakaiyak. Sabi ko nga. Ngingisi-ngisi pa rin sabi nito. Talagang pasaway ang mga luha niya. Nagmarathon pa. Bumango na siya at tumalikod dito nang marinig na tumatawa na ito. Oo na! Inaamin ko na! Mula nang ipagbuntis ko si Kenji, gabi-gabi siguro ay umiiyak ako. Dahil iniwan mo ko. Dahil hindi mo ko binigyan ng chance na makapagpaliwanag. Dahil iniwan mo ko nangangapa sa dilim. Nag-iisa habang pinagbubuntis ko ang anak natin. At ngayon may gana ka pang magtawa sa akin? Diane! Bumango na rin ito at niyakap siya ng mahigpit mula sa likuran. Nang mapacify niya ang sarili, inilayo niya ang katawan sa kanyang asawa. Okay na ako, sabi niya. Iwan mo na ako. Nakaka-store mo na ako sa activities ninyong mag-ama. Come on, Diane. Asawa kita. Hindi istorbo itong ginagawa ko sa'yo. Unless, ikaw itong nai-istorbo ng presensya ko. Huminga ito ng malalim at saka hinawakan ang kamay niya. Diane, it's time we talk. I've tried to be patient, telling myself to take it slow, to give you time. Pero nahihirapan na ako. Umaasa ako na may pag-asa pang mapatawad mo ko at matutuhang mahalin uli. Gaya ng dati. Raymond! Nung una ako magpunta rito, alam kong galit ka pa rin sa akin at sa mama ko. Handa akong tanggapin ang galit mo. When I decided to go back to the States, I told myself I should give you more time to heal. Pero hindi ako nawawala ng komunikasyon sa inay mo. Palihim ko siyang kinokontakt through Tita Joyce. Kinukumusta ko kayo ni Kenji. Kahit masakit kapag sinasabi nila na hindi pa rin umuhupa ang galit mo sa akin, na hanggap maaari ay ayaw mong marininig ang pangalan ko. Tiniis ko at hindi ako tumigil sa pagdadasal na sana matanggap mo kong muli. Napamaang si Diane. All these years? Nagpatuloy ito sa pagsasalita.
Your mother advised me to bide my time. I kept waiting. Hanggang nung nakaraang buwan, nang huling tumawag ako sa kanya at ipinalam niya sa akin ang tungkol kay Aquino. Nanliligaw sa'yo si Aquino at nakukumbinsi ka na niya na ipa-annul ang kasal natin. Your mother was worried, Diane. Tamang-tama. I had to come home to be with my mom. I came home as soon as I could. I knew I shouldn't wait any longer in case I lost you forever. So I decided it was time to re-enter your life. Huminga siya ng malalim. Wala siyang masabi sa lahat ng naririnig niya. God knows kung gaano kahirap mabuhay na wala ka sa tabi ko. Kayo ng anak natin. Muling saad nito. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Mahal mo talaga ako, Raymond? Of course. Mahal na mahal kita. Hindi mo kailangang itanong yun. Yumakap na siya rito. Mahal na mahal din kita. Pinilit kong kalimutan ka pero hindi ko magawa. Kahit kailan na hindi ka nawala sa sistema ko. At pahayag na akong sumama sa'yo sa Tayabas. Doon na ulit tayo manirahan. Ikaw, ako, si Kenji at si Inay. Talaga? Kumislap ang mga mata ni Raymond. Tumango siya. Gusto ko makita ng mama mo si Kenji. Siguro ay unti-unti ko rin makakalimutan ang ginawa niya noon. Lalong humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Salamat, Diane. From now on, there'll be no separate beds. No more heartaches or pain. Pangako yan. I'll seal that promise with a church wedding. How about that? Hindi na siya nakatugon dahil may bumikig sa lalamunan niya. Maya-maya ay napaluha siya. Umiiyak ka na naman? Tudyo nito sa kanya. Nagsisiga si Tita Joyce sa garden. Natatawa na dinampian ng halik ni Raymond ang pinakamamahal niyang asawa. Nang maging maayos na ang kalagayan ni Diane, ay pinuntahan nila ni Raymond si Karen. Humingi ito ng tawad sa kanya at nagpaliwanag at nangako na lalayo na kay Aquino. Tinanggap naman yun ni Diane at pinatawad ang babae. Pagkatapos ay sabay silang mag-asawa na pumunta sa Isola para personal na magpaalam kay Aquino at para mag-resign sa trabaho niya. Halataan niya sa kaibigan ng lungkot pero nangako siya rito na hindi mawawala ang pagkakaibigan nila. Alam niyang swerte ang babae na mamahalin ni Aquino dahil napakabait ng kaibigan niya at mapagmahal. Nagkasundo na rin ang asawa niya at si Aquino at labis din ang pasasalamat ni Raymond sa lalaki sa pagmamahal na ibinigay nito sa anak nila. At makalipas pa ang isang linggo ay umuwi na nga silang pamilya sa Tayabas. Dumiretso sila sa mansyon ni na Raymond. Kita ni Diane ang paghihirap ng kalagayan ngayon ng mama ng kanyang asawa. Pinipilit nitong umiti nang makita sila, lalo na nang masilayan sa unang pagkakataon ang apo nito. Patawarin mo sana ako, Diane, sa lahat ng nagawa ko sa iyo, sa paglalayo ko sa iyo sa asawa mo. Alam ko malaki ang kasalanan ko sa iyo at sa anak ko. Hiling ko lang na bago ako mawala, makamtan ko ang patawaran ninyong mag-asawa at makasama ang apo ko. Hirap na wika ni Mrs. Elsa sa kanya. Alam ni Diane sa sarili na labis ang nararamdaman niyang galit sa ina ng kanyang asawa sa ginawa nito sa kanya noon. Pero nang makita niya ang kalagayan nito ngayon, awa ang naramdaman niya at hindi siya ganun kasama para magtanim ng galit. Pinapatawad ko na po kayo sa lahat. Huwag niyo na pong isipin yon. Mahalaga magpalakas kayo para makasama niyo pa po si Kenji. Naiiyak na din na wika ni Diane. Maraming salamat, anak. Napakabait mo talaga. Sayang lang at naging mali ako nung una. Babawi ako sa inyong mag-asawa at sa apo ko. Nagyakap sila ng mama ni Raymond. Magaan na rin ang kalooban ni Diane dahil sa wakas ay naalis na ang bigat sa kalooban niya. Naging maayos ang pagsasama ni na Raymond at Diane sa paglipas ng buwan. Katulong ni Raymond si Diane sa pagpapatakbo ng negosyo nila. At sa bawat araw ay pinararamdam ni Raymond sa asawa ang labis nitong pagmamahal sa kanya. Todo bawi ito sa lahat ng pagkukulang nito sa kanilang anak na si Kenji. At labis naman ang kasiyahan ni Diane. Wala na siyang mahihiling pa dahil kontento at masaya na ang buhay niya ngayon, kasama ang kanyang asawa at anak. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Raymond at Diane. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga series stories na nais kong ibahagi sa inyo. Please like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Maraming salamat po!